Bagong guitars. Tell us about it. Ano siya? Basically, it's parang beginner level, entry level guitar. Tapos we just wanted, you know, to put a spin on it na parang ma-excite yung mga tao, a reason, you know, to try out guitars. Saka alam din namin na parang especially na lockdown, 'di ba? Parang people need a hub. Parang di man need, pero parang okay na rin na parang at least they have something to, you know, to fiddle around with. And lalo na alam natin na babalik na naman pala yung lockdown, eh, no? Oo nga eh. So, wait, what do you call the guitars? The new line? Yung new line is called Lightfoot. It's called Lightfoot kasi beginner. Parang meaning, parang if you wanna get into it but not really want to break the bank. Siyempre parang, we understand na parang yung budget is always a constraint, lalo na dito sa Pilipinas, diba? And yun nga, na parang we know that the signature lines ng D&D is not really cheap, diba? Parang it's still, you know, it's a sizable amount, kumbaga. So sa team, we wanted to think of a way parang, you know, parang how can people get the taste of D&D na hindi ganun ka heavy yung investment din, diba? Parang yun. Anong models ang lumabas? Like, you sent me, wala dito eh, nasa taas. You sent me a Strat a few months ago. Mm-hmm. I love it. So, ano siya? So parang we have the Strat, yung Tele, and then yung Super Strat, which is yung parang souped up na Strat but Ibanez style kasi parang marami siyang options and switches. Tapos may bass, and then may bass din. Yes, may bass, and then as may SG, and then next time we're planning of coming out siguro with the Les Paul style na body naman parang. Oh, okay. So may parang four models. Ano yung price range? Yung price range niya, yun nga, since it's Lightfoot, we wanted to make sure na, kumbaga, quote-unquote, abot kaya, diba? Parang 4K, 4.5. Talaga? Yeah. 4.5. Medyo conscious. Nagulat ako doon, ha? Nagulat ako. So, conscious rin kami doon kasi parang sabi ko, anong use na parang sabihin natin beginner o para maka-start ka ng guitar. Tapos, diba, parang 9,000. Eh, parang so, available na yan sa, ano, sa stores? Yes, it's available in stores now. Actually, dun sa mga tao na wala sa Manila, you can go to your dealers, usually sa province. Yung dealer namin dyan, JVS. Shoutout rin sa kanila for the support. Yun. Malamang meron na yan sila. Online, meron ba? Online, the store should have it soon. Ah, wala pa. I think ina-upload ni Paul as we speak. Okay. Oh, okay. So why don't we put a link in this episode for that? Okay. Thing. Ako naman, some kids that I've never at saka, met. Sorry, mag-thank you lang ako kay June. Tsaka kay Mong, tsaka kay Angel for being nandun kami sa shoot nung last a few months ago. Siyempre si RA, I mean, alam na natin na siya. Isi-setup ko pa lang yan, Daren. Sorry. Bago mo gawin yung intro mo, isi-setup ko yan. Sige. Pero, okay. Pero gusto ko lang magpasalamat, especially yun nga sa kanila na for helping me conceptualize it and, you know, adding a really the shoot on the product. Set up ko mamaya bago yun. Sorry. Obviously, di tayo nag-uusap bago tayo. Hindi naman talaga scripted eh. Hindi naman talaga. Okay, tama naman. Off the dome. So, some kids from, I think they're from Cavite. They have a bike apparel label. They're called Embrace. Wow. Akala ko all right nga yung suot mo kanina kasi hindi ko nakita yung logo, jersey lang. Pero they're always sending me a jersey. Ganda. So sometimes a riding hat. Ang ganda ng tela. Oo nga eh, parang pwedeng ang pang ano eh, pang exercise eh. Ayun. Makamusta? Anyway, breathable siya. Oo, ibang-iba din sa ibang-iba sa all ride, light and breathable and mas stretchable. So iba rin. Saka long sleeves naman yan. May diba? Short din sila. May long, may short. So, ako talaga, mas type ko yung short. Pero, okay din yung long. Pero tapos, kahapon nandito si Diego. Castillo? Dinala ko sa, oo. May nakita ko nga sa IG. May pinuntahan kaming local record bar dito. Tracks.
Tracks yung pangalan. Tapos may nagbigay sa amin pareho. Kape. Romana. Wow. Coffee. Inabutan lang. Sama, tatlo kami nandun. So, sumama si Myrene. So, sandwich. Bakit kayo napadaan ng tracks? Kasi nandito si Diego. Tapos doon natapos na siya. Sabi niya, alam mo ba yung record bar? Sabi ko, alam ko yan. Diyan sa may simbahan. Tapos, sige, daling kita. So, ninala ko siya. Paglabas namin ng gate, nakita niya si Myrene sa labas ng gate. Tapos, sumakay ka na rin. So, sinakay niya. So, biglang nandun kaming tatlo sa truck. So, lang, tambay lang, a few minutes. Tapos, dumating yung some friends of the shopkeeper. Yan, binigay kape. Okay. So, yan. Tapos, congratulations kay Nesty. Oo. Alam mo, ayoko na mag-comment. Kasi syempre, new sour gripping tayo eh. Pero feeling ko, dapat panalo siya eh. Hindi ko napanood kasi nasa daan ako nung buong araw nung Tuesday. Medyo pag pinakatama, hinahug na siya eh. Tapos mukhang lamang kasi mahaba yung isa eh. I don't know. So yung strategy, hindi ko alam eh. Tsaka I feel like judging a fight is always tough, diba? Na parang, how can you judge the damage? How can you judge na parang ito yung na-feel niya or significant strike yun, diba? Like, ang hirap talaga mag-judge ng fight. So, that's especially home country. Although, I don't want to believe na ganun. Kasi I believe Japanese are very honorable people, diba? Hindi ka mahirap mag-generalize. Pero except parang, for Shinji, hindi joke. Anyway, parang inisip ko lang na parang Hindi naman siguro na dahil lang home country mananalo. Ayoko naman isipin na gano'n. Wala lang. Pero yeah. Okay. Tsaka meron pa tayo. That's true. Mga, they're very honorable. Sino meron, ba bang ano? Si Marciel. Marshall. Marshall. Oh. Tsaka si Paalam. I think okay. Para yung boxing, right? Boxing. Galing nga eh. Na parang mga boxers natin, parang yan talaga yung pambato. Ano panood ko yung pole vault? Nung kamusta? Wala kasi akong TV5 eh. Nasa bahay ako ni Ermat eh, kaya nakita ko. Tapos parang nasira na yung concentration niya eh. May gumulo dun sa, parang gumagalaw yung ano, tapos nagreklamo siya sa judges. So nawala yung ano niya. Oh, nasira. Parang ang hirap ng pole vault, parang imagine mo. Hirap po, oo. Tapos iaangat mo sarili. Parang hindi natural eh. Ano ko sa natural, di ba? Pero sabihin sa'yo, Rayms, ito, 1 million pesos nag-aantay sa kabilang dulo. Pole vault mo dapat papunta doon. Ako parang, di ko yata magagawa to. Kahit na gustong-gusto. Ay, gagawin ko. Di, alam ko, pero parang half of me, malabo na to. Yung parang pole vault, parang kamay, parang ganun. Parang gagawin ko yung pole vault yata. For money. Oo. Tatry mo, meaning mo. Oo, tatry mo. Pero dapat hindi 85 meters, di ba? Parang pag nakita mo yan, parang wala na yan. Walang pag-asa. Ano lang, pero kunwari may pag-asa. kunwari, ano, 10 feet. Yung pang-amateur. Gets. Subukan ko, di ba? 85 meters eh, no? 85. Sobrang taas nun eh, di ba? Grabe yun. At saka yung kahit na nagawa mo na siya, yung on the way down, parang, oh my God, di ba? Parang, as na to. May fear of heights eh. So, meron ka bang ano? May shoutouts ka this episode? Wala. Wala. Okay. Anyway, before this episode, nagtitextan tayo this morning. Nagpapadalahan tayo ng shirt designs. I-announce na natin. So we're working on a shirt. Tapos isabay na rin natin like, yung mga mugs, I guess. Parang ganun. Sige. Diba? Planuin na rin natin. So, abangan na lang nila. Well, ganito na lang. On the next episode, we'll show them the designs. Papiliin natin sila? Hindi. Pwede rin, vote. Hindi. Ayoko kasi nagpapapili. Ah. Kasi ang gusto natin yung design. Diba? Gusto mo at gusto ko. So for which is like how we do our music, diba? Parang hindi naman tayo. What mix do you like?
'di ba? Parang mahirap 'yun, mahirap 'yun. Oh, may, I'm sure may mga design din na hindi na kung kunwari we can't make up our minds. Is it gonna be parang kunwari orange or red? Okay lang 'yun, papili. Pero for design, I like to choose agree. Na pinili mo na, tapos pinili agree. Ko na. Or kung hindi tayo maka-agree, dalawang design, 'di ba? Yeah. Pero nagets ko. Meron na pala tayong ano, meron pala tayong shoutouts. Okay. Bad. Kay Ron DZ kasi nagsabi siya na watching all the way from Sydney. More power to your channel, Sir Rayms and Daren. So shout out Ron Dizzy. Tapos shout out din kay Kim Toledo for saying na very insightful tsaka masaya daw siya dun sa episode. Also kay Mitchong TV watching all the way from Kuwait. Sana daw gumulong yung mga pinag-usapan natin. Sana nga kasi very lalo na yung pinag-usapan ni the one in the Juno Direct Juno episode. Yes, this is from the Direct Juno ano. I'm actually hearing a lot of things from kina Twinkie Lagdameo, kina Ogi in another thread na gumugulong na sa nagsisimula ng gumulong yan. Yeah. Astig. Yun nga, only one way to create awareness is to talk about it, eh, di ba? Parang kung nagustuhan tayong kanta, we talk about it every day. So parang kasama na rin yung mga gusto natin mangyari, di ba? Tama. Ngayon, speaking of our next guest, siya ang gumawa ng bagong plug nitong Lightfoot D&D Guitars. So, ikwento mo sa amin yung shoot, sino-sino nandun. Kasi nangyari to last year nung one of the lockdowns after, after nung first wave, nung medyo mababa na yung mga cases, we decided to do a shoot. So, bakit mo napili yung mga tao? Naisip mo? Sino nakaisip? Ang ano naman kasi natin, ang creative director ng D&D, as we all know, si Mong, di ba? So, whenever meron akong idea or anything na parang usually raw idea, lalapit ako sa kanya, tapos sabihin ko, ay Mong, parang feeling ko magandang avenue na hindi lang tayo, I mean, na hindi puro, syempre alam naman na natin na may mga signature guitar tayo, artistic piece, ganyan. Sabi ko, parang okay rin na meron tayong mga pang beginner, 'di ba? Na hindi yung mga pinag-usapan ni Diego dati nung nabili lang niya na sobrang mura tapos yun yung mga pinagagamit niya, mga ganun. Na parang although ganun siya, let's make it still something that people can be proud of. Na hindi yung parang basta lang lagyan mo ng brand or hindi mo na setupin or hindi mo na titingnan yung mga detalye, 'di ba? Or give it a reason why people would want to represent. Kasi feeling ko like anybody using our guitars is technically also parang ano yan eh, parang what you choose is also parang feeling mo is representative of yourself. Parang may ganyan siya na parang the reason why we all love Nike as well. Kasi parang feeling ko competitive ako na tao eh. So yun yung for me, parang ganyan. Anyway, so parang na-realize namin, parang na-suggest niyong na perfect dyan si RA and si June kasi parang we wanted someone that everybody loves, diba? Na parang everybody can relate to. Pag nagsalita siya, walang mali siya. Well, hindi naman sa mali siya, pero parang yun nga, in short, everybody loves. Na I instantly agreed nung sinabi ni Mong na I think maganda dyan si June. And syempre, naturally, pag si June, RA, diba? Kasi I think yung tandem nila are a kind of, I'm not super familiar, pero it seems to be, to me, na parang RA brings out the best, or not, I'm not sure if it's the best, pero parang ang ganda nung pagkalabas nung, ang natural, tapos, lalo na nung sa shoot, na parang nagulat ako na, ang bilis, tapos ang easy, tapos si June parang he's just having fun. May script ba? Wala. I mean, merong script, merong mga, siyempre si Mong merong mga ito yung mga dapat nating i-highlight. May talking points. May ganun. May talking pero points June, pero si June on his own, wow, ang galing. Tapos siyempre si RA, alam na niya na ito yung vision ko. Tapos, so in a way, parang freestyle eh, na parang hindi ko masabi kung ganun ba yung style niya. Pero to me, parang it seemed very easy. Na yun nga yung sabi nila na if you're watching somebody who's a master at his craft, it will really look easy. Parang si Tony Hawk pa.
kickflip mo. Oh, dali lang yan. Pero pag ikaw na, kasi nga, mag-kickflip ka. Diba? Parang gano'n na. It seemed to me na, oh, ang dali. Parang easygoing na. It's sobrang breeze. It was such a breeze. Parang gano'n. Na, in a way, I also learned na parang, kasi I think we already had Quark an episode before that happened. I'm not sure. Pero parang, yun yan, since nakausap lang si Quark, RA's name also came up, na parang, hindi ko, I only know him sa Pedicab, na parang kilala ko siya as sa yung effects and samples sa Pedicab. Pero parang, ito yung na-feel ko na parang, iba rin talaga yung talent. Direk, meron talagang, hindi ka basta-basta, oy, Direk, diba? Tatawagin, oy, Direk, na casually, diba? Parang ganun. So, such a pleasure, such a talent to work with. Ang galing talaga. Very humble. May in-approve ka bang parang mga rough edits? O nakita mo, tapos na? Kasi nung going in, parang medyo inisip ko kung ano yung lumabas. Okay na rin ako eh. Parang may trust na rin dun eh. Na parang medyo nakwento na rin ni RA na ito yung gagawin natin. Medyo clear naman na alam na namin na we agreed na ito yung gusto natin mangyari. Tapos natatawa kami habang nag-share kami ng concepts na nakakatoto. Ano yan? Over Zoom? Zoom lang. Tapos gumawa kami ng messenger. Tapos upload lang. Tapos yung mga, ito, nakakatoto tong video na to. Tapos ito, nakakatoto. So yun, tapos si Bayo parang, ano bang susuotin ko? Mga ganyan. Tapos nung minention na, ito, suotin mo to. Na-imagine ko na, natatawa na ako eh. Intro mo na si Direk, ang ating next guest. Sige. So this week, we are joined by Director RA Rivera. Having work spanning from Strange Brew to Rakista and Wasak, he now releases his latest creation, Ang Fraile, available on YouTube. Come hang with us. Yeah. Yung. Good morning, RA. Morning. Pinag-uusapan namin yung ano eh, yung ginawa ninyo ni Jun sa D&D, yung Lightfoot. anong kwento mo doon? Simulan natin 'yon nung tinawag sa iyo ni Daren yung project. Si Mong yung ano eh. Tama. Parang siya yung nag-contact ata. Separate kay June din ata. Tsaka ano. So nabanggit niya ata. Wala lang yung unang contact eh. Pero sabi niya si Raulo eh. Parang meron siyang binigay na peg na infomercial. So parang yun. Kaya parang infomercial yung... Eh since may mga June sabay test kaming ginagawa na before. So ginawa namin parang yun yung title. Eh alam ko naman yung musical skills level ni June eh. So talagang pinakinabangan na namin yung talents niya. Tapos ito, nung pinost niyo yung ano eh, yung Fraile. Mm. Sobra akong nagulat. Nagulat ako. Sobrang ganda. Tinext ko agad si Daren. Daren, tawagan mo na si RA. Gusto kong kwento niyo yun. Ikwento mo sa amin yung... Well, as in, zero ako alam. Well, kung paano nangyari yun. Anong kwento mo? Actually, ano siya? Sobrang long time in the making. Kasi 2016 pa yun na film. Late 2016. So, parang 5 years in the making yung post. Mga kung ano-anong nangyari in between sa life. Kaya hindi rin agad na ilabas. Pero, ang genesis talaga nun, may naunang video kami na yun din yung parang cinematic universe. Kasi nung early ata, mid-2016, may lumabas na pelikula na Hermano Pule. So, tinap kami para gumawa ng promo for it. Tapos, wala lang kung paano nag-start. Pero, since yung Hermano Pule ay nakaset mid-1800s, before ng revolution, ano yung isip namin na gumawa ng trailer para sa isang fake movie para i-promote ang isang totoong movie. So yung naging title nun, Helena Erehe. So
ando na si Fraile Enrique Iglesia. Tapos may segue yun papunta dun sa totoong movie. So yun yung una nun. So nakita yun nila Erwin Romulo. Tapos naisipan niya na i-produce yung Ang Fraile. And wala, para rin lang ano eh. Maraming, kumbaga maraming kapalpakan at kung ano nangyayari sa history natin. And dati pa tayong maraming problema. Pero okay din na makita natin yun. And actually, commentary siya. Pero hindi ko exactly ma-put in towards si minsan eh. Parang noong time kasi na yun, eh, medyo iba pa yung siguro political climate. Medyo mas ano pa. Medyo hopeful pa siguro. And maraming ano eh, marami na siguro nagbago since eh. So hopefully yung regional intent namin ano pa rin, applicable pa rin sana today. And sana maraming makanood para wala, makita nila yung sarili natin dun sa Ang Fraile. Actually, tama yan na parang recently, ang galing nung sinabi mo na parang history, di ba? Na parang, kasi parang nung napanood ko yung Ang Fraile, I can't help but imagine kung parang sino ba itong mga characters na to today? Parang sino ba yung makakompare ko sa kanila today? Tapos parang nung nag-research ako, kasi I'm always parang meron akong fantasy of dati yung Pilipinas, feeling ko sobrang ganda, sobrang... I mean, yes, maybe we were economically more prosperous, di ba? Pero I think the culture has kind of always been there na parang maybe culturally nasimulan ng Spanish or whatever. Yun yeah, so I feel like your work somehow are always, you know, parang always pointing out yung looking at ourselves in the mirror, ganyan. Can you talk to us more about yung importance of challenging, yun yeah, yung challenging Filipino minds naman through film? Ano ba yun? Parang meron kasi minsan mga notion na parang yun nga, kung hindi yung mag-deep dive minsan sa history, na parang madali sabihin na mas okay dati sa panahon ng ganito, panahon ng ganun, panahon ng ganun. Pwede tayong paatras ng paatras, pero ako eh, ayoko nung bumalik siguro sa panahon ng Kastila. Walang vaccines nun. Walang running water. Ang dami wala. So, actually, parang ano eh, maganda rin na i-put into context siguro. And yung pati yung history alamin din. Para nakakalibrate yung the expectation eh. Parang yung nostalgia mo siguro sa iba-ibang mga period siguro. So, mahirap ding ano eh. Mahirap ding parang ilagay sa bubble yung mga ganong ano. Kasi dugtong-dugtong yan hanggang ngayon eh. And di ba parang may mga nagsabi na umuulit yung history. Pero may narinig ako recently galing sa isa sa mga historian ata na nanood ng trial. Parang ano eh, hindi naman history umuulit eh. Mga tao yung umuulit ng mga nangyayari. Baka may something about the human character siguro o human condition. Pero hindi rin naman dapat maging excuse yun eh. Uulit din naman, hindi eh, okay lang. Pero kung para mapabuti yung time natin dito, maising time natin dito sa planeta. At least para sa sarili o sa family o sa mga kapwa, mas okay siguro ang ganun. Medyo ang gulo yung sagot ko. Sorry. RA, sabi mo 2016 na nagsimula yung idea. Paano bumalik ngayong 2021? Sinong nag-trigger nung... Parang yung 500 years. Di ba parang sine-celebrate yung 500 years. In centennial. 500 years ng... colonialism. Pero nung pagdating ng Catholic religion dito. Pero parang dapat, isasabay dapat dun eh. Pero parang medyo kinapos kami oras din na tapusin yung, kasi dati originally one long episode yun eh. Na, dahil nung
pinikap siya ng Globe Studios din, parang maganda na hinati. So may inayos lang kami para lang maging two parts. And yeah, bitin yun sigurado, pero parang sana ewan ko, medyo mahirap eh. Kailangan talagang massive yung audience siguro para makompel na either ituloy siguro gumawa ng new episodes or mag-create ng bagong universe, kumbaga bagong series na malaganon din, na based on his, parang loosely based on history and mga literature siguro, kasi parang naghalo na yung fiction ng Noli Metangri, El Fili, and parang loosely based sa sa Spanish colonial times. Okay rin na pa, siguro kung nag-evolve yung character, iba-ibang era. Tapos parang nasa pwedeng yung ganun. If hindi man, iba na naman yung mananaw. 1800s. pwedeng after nun, panahon ng ano. Pero ang challenging talaga dun, if tutuloy kasi, yung production design and yung mga location, dahil mahirap na nga gawin yun nang walang pandemic eh. Pero pag may pandemic po, parang grabe hirap niya gawin. Na-imagine ko lang, sobrang hirap niyang i-execute. Paano nyo nabuo yung, tinex kita agad eh, paano mo nabuo yung cast na yon? Si ay, Joel Torres, si oh, grabe, Ronnie Lazaro, grabe. Sherry grabe, Hill, grabe yung Jun Sabayton, si John Lloyd. John Lloyd? Grabe. Sino may kasalanan niya? Yung grabe yung cast na yan, ha? Grabe. Yung cast ng Oro Plata Mata, si Miss Sherry Hill, Joel Torre, Ronnie Lazaro, and si John Lloyd, mga ano yan, dahil yan kay Erwin Romulo. Yung rest, parang yun na yung usual suspects eh. Sila rin yung nandun sa naunang Helena Erehe. And parang ano yun eh, parang mga kasama namin sa TV5 and mula pa noong before Kontrabando, yung show namin dati sa TV5. So parang na-level up ng todo-todo eh. Grabe eh. Parang hindi ko ma-achieve yun kung influence ko lang na makuha sila eh. Iba eh. Iba yung okay na yun eh. Parang masabi ko na na-direct ko sila eh. So parang anong galing. Experience directing those? Wala kaming script eh. Yung medyo malaking percentage ng stuff na nagagawa ko, wala talagang script and hindi siya sobrang structured. So, pinaliwanag na ata ni Erwin yun doon sa mga actors na ganito yung concept, pero walang, hindi siya parang may babasahin script pagdating sa set or before pumunta sa set na ito yung lines, ganun. So, parang may pagka yung usual style na parang coach na bara-bara eh. Meron lang idea nung mangyayari. Tapos right before nung play, saka explain, halos ganun siya. Kaya yung mga lines nila, sila na rin yung nagde-develop nung karamihan talaga nun. Pati yung, pero yung yung flow nun, parang loosely meron ako outline. Parang na-imagine ko ito yung magiging sa edit niya, ito yung pagkakasunod-sunod. And dapat mayroong ganitong eksena na ganito magkasama yung mga actors. And buti pumayag sila sa ganung kagulo na, kasi kung super pro possible na maguluhan dun eh. Pero sobrang cool nila, dahil parang may holding area kami dun sa loob ng simbahan na parang dun lang nakatambay, tapos kung may scene na papaliwanag, tapos shoot, tapos balik dun sa tambay area. Kakilala rin ni June sila. So, parang mahabang tambay. So, masaya din. Direk, alam mo, sobrang natatawa rin ako dahil sa subtitles. Ang galing nung translation eh. Kahit na Pinoy, natawa ka na dun sa Pinoy, matatawa ka rin sa English.
I think parang one, it's one of the ways we can really translate sa into the US, 'di ba? Kasi iba yung humor natin kung tinranslate mo into English eh. Sino yung ginawa yun? Sino nag-translate? Yung hindi na ako exactly nag-translate o nakialam dun sa eksaktong subtitles nun, pero matagal na namin ano yun, parang shtick yun na yung subtitle medyo translation pero medyo kinulit pa. Oh. Bali yung nag-subtitle nun si Apple dating yung editor. Galing. So, tapos parang ginawang ano, medyo mas colloquial na modern yung mga yes. mga pinagsasabi. Pati yung mga ano eh, parang closed caption ng mga ano eh. Yung mga, ano nga ba yung mga words nga. Minsan parang cries something. May mga ganun eh. So, ayos din eh. Nagulat na, na-surprise din ako na pleasantly surprised ako nung ano na nung nilagyan ng subtitle na natatawaran ako doon sa ano sa ginawa ng nag-edit. Tsaka nakuha niya yung mood ng Pinoy in an English way. Parang ganoon yung nangyari. Okay, parang internet language eh. So galing. Parang social media language. Galing. Yung tawag dito lalabas to sa Sunday eh. Bali, hindi pa namin napapanood yung second episode at this point because it's a Thursday pa lang ngayon. May reveal pa o may spoiler ba pag sinabi na bakit sa episode tinatawag na pangit yung si John Lloyd? Ano? Or hindi naman ata spoiler pero ang sobrang yung absurd eh. Sobrang yung absurd ng concept na si John Lloyd ang pinakapangit na tao din sa bayan na yun. Sige, tingin ko, nung isa yung sa mga early na naisip namin eh. And nung naikwento ata kay John Lloyd, wasak yung idea eh. Mati ni Idol yun eh. Tapos pagka ano eh, siyempre yung pinakapangit na tao dun eh. So, may historical ano ba yan? Wala naman. Ano lang, absurd lang siya. Absurd, sobrang absurd lang eh. Na siya yung pangit dun eh. Tapos parang kung yung tambay sa kanto, pangit. Parang kasi kung tutuloy yun, parang hindi ko lang kung paano pa siya pero tingin ko maraming pwedeng mangyari pa eh. Ang naisip ko kasi, ako naman parang, ito ba yung reverse nung, kasi sa ibang bansa, yung maitim, yung kulay Pinoy, yung kayumanggi, yun yung maganda. Pero madami tayong kababayan na obsessed sa magpaputi at mga paputing products, which is yun yung ano sa atin. Yun parang inisip ko, para ito ba yung parang nasa ibang bansa, yak, 'di ba? Hindi ka to dark and handsome. Pwede basa yun doon. Diba? Parang your pale, kailangan magpaaraw, 'di ba? Parang. Pero talagang ano lang yun. Absurd lang siya, kaya nag-resonate siguro sa amin na tawagin siyang pinakapangit na Indio. Direk, kilala yung team mo. Ikaw, si June, si Ramon, si Lord, si Erwin. Paano kayo nagkakilala lahat? Saan kayo nagsimula? Paano naging ganun yung chemistry ninyo? Si Ramon, schoolmate na kami sa UPIS mula elementary pa. So batchmates kami. And magkapitbahay kami sa Pok Amor Solo sa UP. May isang kalye lang sa pagitan namin. So, pero hindi kami naging magkaklase nung high school. Pero may common kami na tambayan, common set of friends. Pero mas college na kami naging magkakilala talaga. So, pareho kaming nasa UP film. Tapos, madalas kaming, meron kami unang video class namin. Kami lagi yung magkasamang gumagawa. So, ano ba, may video exercise yung class namin. Ikakram namin lagi yun. So, bukas yung deadline. Ngayon kami mag-shoot or mamayang madaling araw. So, yung video project niya, ako yung artista. Yung exercise ko naman, siya yung artista. So, doon nag-start yun. Tapos, pati na sa ano, hanggang doon sa iba pang mga film subjects. Tapos, nag-Mowell Fund ako. Noong dalawang summer ako nag-mall fund, 97 saka 98. Tapos, dun sa 98 edition, kaklase ko si June. Tapos naging groupmate ko siya. Naging
siya yung production designer ng film namin. Tapos after nun, si June talaga yung ano eh, catalyst eh. Parang siya yung ano eh, middleman sa maraming associations ko eh. Parang nakilala niya na una si Lord. Parang naging mas tropa sila una eh. Pero si Lord na encounter naman namin ni Ramon dahil sumali kami sa video contest nung CCP, nung estudyante pa kami. Eh, si Lord, batang makata yun, at saka malupit na literary person. So nag-judge siya. So hindi pa kami magkakilala noon, nag-judge siya ng mga gawa namin sa CCP na contest, student work namin. Tapos nung after na ng NU 107 on TV na work namin, parang hinuhook up kami ni Lord, ni June. Na parang, oh, Tom Sago, gawa mo ng video. Tapos, eto si RA, pwedeng gawa ng video. Tapos, kakahiyaan pa kami na mag-follow up eh. Ko alam, ang tagal na ilang linggo na, ilang buwan na nasa akin yung Astro, yung song ng Sago. Napakinggan ko na. Pero hindi ko lang paano sisimulan kasi... Tapos, basta si June yung nag-hook up nun till matuloy yung Astro. Then yun na yung magkakakilala na kaming apat nun. So, going back, di ba nung nagkakilala kayo ni Ramon, tapos from UPIS, bakit ka nag-film? Bakit yun yung napili mo? yung paglipat namin sa film, kasi hindi kami film majors originally eh. First year college. Ano ka? Ano yung course mo nung una? Ako, art studies eh. Art studies. Okay. Si Ramon, Arki. Galing ng College of Architecture. Tapos, bala ko kasing mag, ano yung art studies, tapos magmaminor ako ng poli-sci, tapos gusto ko mag-abogado. Pero nung after nung parang isang summer, parang pag-itan ata yun ng fourth year high school tsaka first year college, kita ko yung ano, parang, or isang summer, basta nakita ko yung mga borders ng tita ko, may mga bed spacer siya na yung mga nag-aaral ng law at grabe yung binabasa nila yung sobrang dami tapos parang single sa akin eh yung Canterbury Tales lang hirap na ako basahin hindi ko naiintindihan paano pa yung mga ganung kahahaba ng mga parang medyo natauhan ako doon tapos yung summer between first year college and second year college it's summer class kami noon. Tapos na-invite kami ng batchmate namin from UPIS na film major na pumunta sa MASCOM para manood ng film showing daw. Okay, so nood kami ng film showing. Yun doon yung mga student works na nanalo ng mga award. Tapos yabang namin sa isip na, hindi mo maganda yun ah, kaya natin yun ah. Nalo na yun. Tapos yun, nag-shift kami. Tapos ang hirap pala. Kaya pala. Akala namin madali. Pero nag-enjoy talaga kami. Enjoy kami dun sa mga paggawa-gawa ng mga video. So, kasalanan yun ng batchmate namin na nag-invite sa amin na manood ng film showing nila. Anong pangalan? Si Tomas Matic, the fourth. Si Tomas Matic, the fourth. Kailangan natin pasalamatan si Tomas Matic. Si Tomas Matic, the fourth na nasa US. Siyang may kagagawa nun. Anong nag-decide ko yung paglabas namin ng sinema parang anong ano bang tawag auditorium din sa may lobby tara shift tayo tapos yun nag-shift na kami parang ano sabi wala akong balak mo? Ng shift eh ano sabi ng parents mo na ayos lang sila eh sobrang chill eh chill ng parents ko eh and todo support sila eh so ayos din. Si Ramon din. Ba't ka nag-mobile fund? Anong meron sa mobile fund? Sino yung mobile fund kasi parang... Si ano ba? Si Lyle sila, ba? Kasabay mo dyan? Si Direk hindi, Lyle? Hindi. Si... Sila Odie, si Flores, sila Jada din. Ayan, mga mobile fund. Sila Mads, mobile fund. Doon ko sila nakilala. So parang yung Furball, yung prod house namin, parang siyang... Parang pinagkabit na UP Film, UP Fine Arts, and mobile fund. So naging parang collective siya. Sino yung nasa Furball nung araw? Originally, pati nga si Ramon nandun sa original na mga Furball eh. Tapos sila sino pa ba? Si Lyle, si Mads, sila Mamu, si Quark. Si Marie ba?
Si Direk Marie. Si Marie hindi. Sila Poklong. Poklong Anading. Yan. So, naging si June. Kaya naging, basta ano eh, parang kakilala ko sa UP Film, kakilala ni June. Tapos sa Fine Arts, parang nagsama-samang oh, mga kids pa talaga kami na parang naglalaro lang nung ano. Yung studio nyo nasa Cubao eh, sa dati. Cubao, yun yung parang pinaka pari ba yan? Spiritual home namin. Feeling ko doon yung pinaka, yun yung golden era noon yung nasa Cubao. Kasi nag-move pa kami to Makati then Pasig. Parang to be closer sa mga clients and ano, magkaroon ng formal office. So, kaya namin nagawa. Pero yung talagang home para sa akin, yung Cubao office. Parang eh, warehouse lang siya sa Cubao, di ba? Mm, ano siya? Printing press siya. Printing press. Kaya, parang warehouse yung mga building. Ano pa siya? Yung lumang publication pa eh. Family Lakatia Guerrero. Eh. So, parang mayroon din may kakilala sa lotus. May mga spaces doon. Naalala ko nung sinilip inocular namin yung naging office namin, talagang parang ano siya eh, dati siyang printing press style. May mga nagkahalat ng mga pictures, may dark room, may mga layout room ata yung dati. So, kapitbahay niyo yung Fluid Surf, di ba? Mm. Yung surfing brand. Tapos doon din nabuo. Ah, grabe yung parties doon dahil rin pag ano, yung mga Christmas parties or any excuse to party. Makakatanggap parang ka lang ng text tapos pupunta ka sa warehouse tapos may sounds o may live band na random. May shirt eh. Lagi kami may shirt. Oh, so tama. Parang pag naka-furball shirt ka, uy, na-invite ka sa furball party. Parang ganun yun. Oh, pag dumating ka, bibigyan ka ng shirt eh. Parang ano siya? Parang siguro over a decade siguro yun na solid na meron talagang ano. Merong furball party till parang nag-grow up na lang everyone, parang ganun. Doon din nabuo ang Play for Serve. may weekly ping pong club. May eh. next warehouse, next gate. Merong naging badminton ping-pong. Badminton and table tennis na courts tapos naglalaro kami doon. Ano yung mga intense. Yung ano naman, paano kayo napasok sa UnTV? On TV. Matanda ko kailan kung saan yung first na info na mag-apply eh. Pero nag-apply ako noon eh. Pero parang inisip ko na baka hindi na lang matanggap kasi weeks before naalala ko nag-interview pa ako sa Channel V. Tapos parang ano na, parang when can you start ish na yung pakiramdam noon eh. Tapos bigla sila nagsara. So parang ako ata yung malas. Parang so tapos nung nagdala ako ng demo reel tapos nag-interview sa UnTV tapos yun naging part ng parang by extension NU107 din yun. So parang ang cool ng pakiramdam talagang ano eh parang ito yung gusto nating ano parang crowd ganun. Tapos magkasunod lang kami ni Ramon parang few weeks na ata a month siguro nandun na rin siya. So parang yung UnTV parang andun din yung same mga ilang taga furball ang nag-work din doon. So parang yung sira ng ulo ni inalaw ng UnTV yung pagkasira ulo namin pinayagan ng UnTV. So yun talaga yung bagay na home para sa amin. Ano mga shows dinirek mo sa UnTV? Ako Strange Brew and yung si Tado yan, 'di ba? And si Erning. A season or two ata ng Indaro. Kasi after ko yung cinematographer na si Dix Buhay, siya na yung nag-take over ng Indaro. Tapos si Ramon, marami rin shows eh kasi yung unang pasok ng on TV parang 12 ata yun o 13 shows or 11 eh na pinroduce ng isang buong season eh. Pero since ang hirap niya yung market, hindi naman siya na i-market na ang weird ng channel eh, ang weird ng mga shows eh. So after ng isang season parang tatlo na lang ata yung natira eh. So feeling ko masyadong advanced eh. Feeling ko mas bago yun sa YouTube generation ano. Oo eh. Yeah. Oo, totoo. Naisip niyo bang gawa ng update kasi parang mas bagay yung ganung style ngayon, yung
Maraming ano, may mga comments na, na ganun. Diba? Na, kasi yung ibang shows na wala na eh. Lost eh. Walang nakapagtabi ng mga masters. I mean, to do similar things in the similar vein. So, ano, medyo lahat naman ang ginagawa namin, medyo nasa ganung style na rin. And yung mga kids na nag-grow up, na chambahan nilang napanood yun, parang may nostalgia sila sa ganun. Pero anyway, feeling ko naman nag-reflect na siya sa lahat ng work sa amin in between on TV and ngayon. So, pero yun nga, hindi na naman pwedeng i-revive or parang ituloy yung similar na parang strange show dahil wala na si Tado. Pero okay, even kung nandito siya, parang nung palang ano eh, nung palang medyo dulo na nung Strange Brew, parang alam ko mag-iiba na if tutuloy ito kasi si Tado naging household face and sobra na siyang kilala. Parang nagkaroon na siya ng noontime show and nasa telenovela siya. Iba eh, iba yung nadi-disarm niya yung mga kausap, yung mga in-interview dahil nakakagulat siya dahil meron siyang mga alanganing tanong and hindi siya kilala. Pero nung naging kilala na siya, nag-iba na rin, nag-iiba na. So parang talagang specific slice, parang moment in time siya na doon lang siya tingin kong mag-work as is. Pero marami na naman kaming ginawa after. Pero yung parang pure na nakalokohan na katulad ng Strange Brew, parang tingin ko if tumuloy pa yun after 2003 or 4, ibang-iba na yun dahil dinudumog na si Tado. Dinudumog siya eh. Dinudumog na siya eh. Favorite ko yung Strange Brew dati. Wala lang. Hindi nga namin mailabas or talagang mai-share. Kasi yung problema na yung parang pag in-upload mo siguro sa YouTube yun, yari yung channel mo dahil sa dami ng copyright strike. Dahil sa sobrang underground nun, parang kahit saan lang, anong mga pinagkukuha namin. And yun nga, hindi naman ganun ka strict or iniintindi yung mga ganun before. And looking back, parang wala eh. Tingin ko hindi talaga siya magagawa ng ganun ka underground tapos may lahat papaalaman mo na. Tapos parang nun, weird eh, parang extension ng NU, yung on TV. So, basta nasa playlist ng NU, okay yan ha, lalagay namin. So, parang yun, siguradong patay yung channel mo nun or lagay mo sa YouTube, kung yari yun. Sa copyright claims. So, kaya yung reason talaga. Yeah, yung show ni Diego Mapa tsaka ni Jason Caballo. Oo nga, super chum. Manic Pop Thrill. Manic Pop Thrill, oh. Nag-direct ka yun, rin. Parang ano yun, three-fifths na pedicab yun. Dahil madalas nauna din ako mag-appear doon. Nauna ba yun o pedicab? Hmm? Nauna yun sa pedicab? O nauna sa pedicab. Doon ko nakilala sila, no? Okay. Si D-Maps saka si Jason. Bale, dahil kakilala na ni Castillo, si Castillo, Diego Castillo tsaka si Ramon yung parang ama nung show na yun eh. So, sila yung nag-put together nun. Eh, madalas ako mag-cameo or mag-act doon. Dahil, pagkakatabi lang kami sa Yossi area nung pag iniisip yung mga yun, tapos sinusulat ni Diego Castillo sa notebook eh. So, pag nagja-jamming sila ni Ramon, kasama ako minsan eh. Naalala ko may isang episode rin na doon ko first time nakita yung studio ni Rayms. Parang sa Indoro kayo. Na may parang tour kayo. Parang pinapakita mo kung paano ka nagre-record. Parang ganun. Or... Basta hindi parang, pa yun? Hindi pa yun dito. Eh. Hindi nga dyan. Basta parang may isang episode lang na parang nag-disciplin. Anyway. Si Dix na siguro yun. So baka si Dix na yung nag-ano nun. O yung nauna sa akin director siguro. Si... Basta, yun. So RA, moving... Ay, sige, sorry. Go ahead. Sige. Moving on, di ba, from on TV, nag-move ka to TV5? I mean, you continued there or... Hindi siya dugtong na dugtong. Pero parang yun yung next na TV yes, network related. Ano naman yung experiences mo like producing shows dun? Like Wasak, tapos yung mga ganun. Iba siya sa ano, sa on TV na sobrang halos DIY yung feel. Mas parang indie, halos student project yung ano. And halos ano yung creative control talagang nasa amin eh. Parang doon sa on TV eh. And kaya napaka-golden nung moment din na yun dahil nag
na-develop siguro yung maraming sa stuff doon. Pero nung after ng on TV, nauna pa si Ramon sa ano eh. Nauna siya mag TV5. Nagpo-produce din siya doon and may post-related stuff din. And eventually, nag-on-cam din. Tapos ako mga 2008 ata ako yung or 6 ba? Or 8, mga 2008. So, nakaya several shows din ako doon. So, yun, ibang-iba yung process. Siguro yung una kong show doon, hindi ko katrabaho sila Lord, sila June, sila Ramon. Pero ano na, mga 2015 na yun. Nag-start kasi parang nakikita siguro online na may parang loose na group kami na pag magkakasama, parang ganun. Dahil na rin siguro doon sa naglabas yung Team Manila ng parang Macho Manila na ano, na line. Tapos may nag-work na sumasama ako sa Word of the Lord, tapos yung ibang staff namin. Tapos nag-pictorial kami ng 2013 na tayo na para kami mga propagandista, yung homie ni... Yung profile pic mo. Yun, yung mga homie ni Rizal, yung mga sila Plaridel, mga ganun, yung lumang mga tao. So nag-pictorial kami ng ganun. Tapos na-pick up yun eh, na-pick up na isa yun sa mga genesis nung History with Lord. Dahil doon sa photo na yun. Tapos, nagkaroon din ng... Umabot pa nga hanggang mix. Sino nung shoot tayo ng insekto na music video, may dumating na taga-mix para tanungin yung tungkol doon sa pictorial na yun. So, sakali lang na yun yung isa sa mga pinagsimulan. Tapos, nag-cover kami nung pagdating ni Pope Francis early 2015. Tapos, talagang gusto kami na maging parang alternative na coverage dun sa mas formal na news coverage. Kami yung crazy people na magko-cover nun. And parang dun ako naiptulak talaga na mag-on-cam. Kasi sobrang bizarre nun sa akin na talagang sinabi na mag-on-cam ako. Dahil ako rin yung nagdi-direct. Ako yung on-cam. And ano siya? Totoong TV na siya. Hindi yun siya internet. Hindi yun siya underground na on TV. So, medyo na stress din ako doon. Kinabahan ako ng medyo malupit-lupit doon. Ano totoong TV na eh. Paano naman yung sa Bayaw? Paano nyo kinreate yung campaign na yun? 2013 namin siya sinman. Nung 2013 cycle ng election. Nandito kami, may karinderya dati dito sa labas ng bahay namin. Katambay kami siya nila June. Tapos parang nag-iisip ng para sa world episode lang siya ng Word of the Lord na tungkol sa how to make a political ad. Tapos, gawin natin character talaga yung, gawin natin kandidato si yung Bayaw. Tapos, ginawa namin ng meaning yung Bayaw eh, parang something ayaw sa walang hiya eh. Alimutan ko yung first na word, pero parang may meaning yung Bayaw eh, parang pambansang union, parang ganun eh, na ayaw sa walang hiya. So, nung nag-pick up siya, nagustuhan siguro nung pati ng mga boss sa TV5 dahil nung 2016 cycle naman ng election, talagang prominent yung character na yun na si Bayaw na tumatakbo as president. Kasi nakita namin yung effect nun dahil nung nag-shoot kami sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, pagdating namin dun, alam nung mga tao doon na si June yung ano eh, si Bayaw na tumatakbong presidente, and hanggang Batanes yung mga kids kilala siya as Bayaw. So dalawang sulok ng Pilipinas at least yun yung pagkakakilala sa kanya. So I guess gumana siya. Hanggang ngayon Bayaw pa rin yung tawag sa kanya. Oo. Pero yung Bayaw loose na ginagamit na namin yung term na yun para sa kanya and para sa mga tayo, mga Bayaw tayo, ganun. Pero ang pinanggalingan nun, galing yun sa sitcom na Chicks to Chicks. So may si Bayaw Chiki, yung kapatid ni Nova Villa na character. Tapos Bayaw yun ni Freddy Webb. So Bayaw, laging Bayaw. Tapos na ginamit na namin na context direct, namin. Si Direk Soxy to Pasho ba yan? Hindi ko lang kung siya yung ano, hindi pa aware eh. Hindi ko pa nasisilip mga credits na nung bata ko eh. Pero
doon nang galing yun. Freddy Webb, Nova Villa, Carmi Martin. Carmi Martin, sino yung tisay? Si ako, si si Maria Teresa Carlson. Carlson. Oh. Si Sammy Lagmay nandun din. Sammy Lagmay, si... Sino yung sa electric fan? Si Cynthia Patag ba? Ay, sa palibhasa na yun. Palibhasa na si Cynthia. Oh. Okay. Sige nga bang... Baka ano, Lorange Shock ata. Mga ganun, yung mga model beauty queen noon. Yung ano, Direk, ano yung experience na nyo sa, yun nga, sa West Philippine Sea? Nabanggit mo. Paano nagsimula? Paano nangyari? Ano yung ilang araw kayo doon? Delikado ba? O? Yung ano eh, yung ano talaga siya nun eh? Project siya ng PCOO. Nung okay pa yung PCOO. So Office of the President yun, yung communications group. Tapos, hindi ko alam kung sino yung may kakilala or nakakilala sa group namin. So tinap kami para gumawa ng material para explain sa mga tao yung actual na issue. So, and may bas-bas yun ng DFA, sinisilip yun ng may panel yun na nag-check nung ginagawa namin. So, nung tinap kami, yun, kailangan namin pumunta doon para talagang nandun kami sa area. And bukod sa Pag-asa Island, dumipad din kami over Ayungin at saka sa Scarborough. So, nakita ko yung ano, talagang sa Scarborough Zambales off sa coast ng Zambales, yung ano, yung damage talaga, grabe, nakita namin yung pagdurog ng mga coral kasi nakita ko talaga siya na dinudurog, na nagiging murky yung tubig around dun sa maliliit na bangka. So yung style, nakita namin may malaking ship na may mga satellite na maliliit, yung may ginagawa silang kinukuha sigurong parang dinudurog na mga coral, yung itsura niya eh. Tapos, after nun, una, nagpunta kami dun sa Scarborough, ha, sa yung, sa, dun muna kami pumunta, tapos, sunod, ata, yung Pag-asa Island na, then, pati yung Sierra Madre, yung naka-ram dun sa, na barko, dun yung mga sundalo natin. Inikutan din namin yun. Medyo nakakatakot yung pakiramdam nung ano, pupunta kami ng Pag-asa Island dahil may warning sa radio galing sa Chinese Navy. And may ano eh, may reply na yung mga ano natin, mga tropa na meron na silang standard na sagot. Kinasagot naman nila. Pero nung nagla-line up kami to land, may warning talaga eh. And in between nung mula Palawan hanggang ano, meron din eh. Actually, second time ko yon. Second and third time. Yung first time ko napunta, 2011. Ang kasama naman nun, Congressional Committee, Walden Melio. Parang pumunta sila doon, may kasama yung papang lawmakers and media para alamin yung situation doon. So, galing lang. Nakatatlong beses akong punta doon sa Pag-asa Island. Sobrang ganda ng beach. Yung unang punta, ano lang yun eh. Fly in, fly out eh. Pero doon sa pangalawa, nakasama sila Lord, si June. Ilang araw kami doon eh. Nastuck pa kami dahil nagka bad weather sa Palawan. Hindi kami nasundo agad ng plane. So nag-extend kami na several days doon. Nandun kami sa beach. Kami lang nandun. Kaya natutulog doon? May mga... Natulog kami sa ano, sa health center. Doon kami nag-camp. Kumbaga, parang nag-camp. Ano, galing. Galing yung experience na yun. Tapos, nakapag-boodle fight kami with the Marines. Yung mga sundalo doon. And legit eh, legit talaga eh. Sila yung kumuha ng isda eh. Sobrang sariwa, sarap ng pagkain. Tapos, pagupit pa kami ni June dun sa mga Marines, yung gupit ng sundalo. So, galing din eh. Galing na experience eh. Speaking of the military, yung favorite, si ikaw gumawa ng lahat ng videos ng pedicab. Isa sa paborito kong video ay yung helicopter tsaka yung sinakay mo tayo sa tanke. Oh, grabe yun. Nakakatawa na maganda eh. Yung maganda nun. Daren, dumating kami dun sa military base. Tapos yun na, sasakay kami sa tanke. Pinigilan kami nung pinuno na nung pinakamataas na rango. Hindi kayo pwedeng sumakay sa tanke ng ganyan yung suit nyo.
kailangan yung tama yung suot din. So humanap sila ng limang military personnel na mga building. Crazy, crazy nun eh. Ilang buwan tayo hindi sumweldo nun dahil parang in advance ng superstar yung bahay. Inunti-unti na. Naputol ba? Okay. Are you back? Medyo naghang konti yata. Pero, ay, okay ka na ba? Rayms, okay sa'yo? Okay ako. Okay. Okay. Ulitin, okay. Ulitin mo nga direct, may naputol eh. Yung mga building, tsaka yung hindi natin sinuweldo. Naputol doon. Ang saya nung nasa helicopter tayo din, para siyang field trip eh. Field trip, tapos kung ano-ano yung mga makikita doon sa baba. MOA, tapos gitna ng Ayala. Galing, galing, galing. Kubaw, kubaw, nagkagulo tayo. Yan yung Kubaw X. Eh, so, parang, ano, bandang Kubaw X. Galing eh, galing lang. May easy lang siya eh, pero solid eh. Mga 45 minutes. Mga 40 minutes-ish lang yung unang flight eh. Dahil yung, di ba yung una, inikot na natin, tinapos hanggang airport tata yun. So pagbaba, disembark every, yung, disembark muna, tapos sumakay na si Odi at saka si Shinji para makunan si Shinji na nandoon sa pilots area. So nangyari nun, ang daming naming naluloko nung time na yun dahil akala na totoo nagpapalipad si Shinji. Yung aircraft engineer naman talaga si Shinji. So may alam talaga siya. So plausible talaga. Sobrang plausible na siya yung nagpapalipad. Yun na lang sinasabi namin. Oh, matagal na siyang ano yung retard, di na siya nag-ano, pero for us nagpalipad siya. Yung ginawa namin doon, doon ko saan ako originally yung pilot nasa right ko, ako yung nasa left. Nung second take, si Shinji umupo sa seat ko, tapos sa editing fin lift namin. Kaya mukhang magkatabi kami. So ayos din ano, eh. Yung hindi tayo pinayagan kasi na yung suot natin hindi official military wear. Pinahubad, so, Daren, sa harap namin pinahubad ng uniform limang tao na same size sa amin. Hanggang boots. Hanggang boots. Kasi nakasumagay sobra yung ano eh, yung military bagay kay Diego, nakakatawa eh. Oh, as in, so legit yung suot namin sa sundalo. They stripped to their shorts, naka-shorts naman sila sa loob. Dapat tapos pinasuot sa amin yung coveralls tsaka boots. Dapat tinry nyo i-fire yung gun. Yun yata bawal. Pero may isang eksena doon na tumatakbo lang kami sa field tapos biglang dapa, tapos dadapa kami, tapos umuulan. Umuulan. Talaga, talaga. Tumatakbo, tapos dumadapa, parang parang sine. Tapos totoo kaya ko pa mag-push up noon. Mabilis pala talaga yung totoong tanke. Yeah, actually, I've heard about that. Parang, tapos ano, nilalamon niya lang pala yung lubak. Wala ka halos maramdaman eh, di ba? Parang, kakainin niya yung lubak, talo mountain bike, talo 4x4 kasi wild. Anyway, Direk, parang ano? APC pa nga lang yung sinakyan natin eh. Parang wala pa ata tayong ano nun eh. Wala pa tayong main battle tank. Yung hanggang ngayon ata wala pa rin tayo. Pero APC. Oh, pero saya eh. Saya. Takaram nung naando sa ng tanke tapos uma-undershots, kalug-kalug kami dun sa likod eh. Nasa, umabas pa tayo sa taas eh, di ba? Direk, anong mga sunod mong project? Bukod dito sa globe na Fraile. Ano wala abangan wala masyadong ano eh, pero meron pa kaming papalabas for Dakila na history related show din. So may pagka ano rin siya, may pagka history with Lourdes. Pero ngayon hosted by Lourdes, June at saka si Prof. Xiao Chua. Kasi si Xiao Chua, si Prof, ano namin, consultant namin sa History with Lord before pa. So, eh, meron din naman siyang mga on-cam na history shows. So, ngayon, pinagsama-sama namin. Lalabas dapat this month. So, may saan, few episodes kami. Dakila naman na channel yan, malamang. Sakto. On Facebook, di ko alam kung saan nila yung host. Pero yung for YouTube, alam ko Dakila na channel siya. Tama-tama, pinakamaraming request si Lourdes na i-guest namin. So tama, bago lumabas, Daren, tawagan na natin si Lourdes. Kasi sige. Naghahanap lang pwede kami na ng mission parate para mag-guest yung mga kaibigan namin.
Yan, yung ano, yung ang pangalan ng show namin ay ibang klase rin. O IKR. Yeah. So, medyo ano siya, history lessons. Rin. History lessons na naka ano, kumbaga current yung topic pero nire-relate namin sa history. Bakit ganito yung nangyayari ngayon? Sobrang importante talaga ng history. Ang galing. Ayos din. Parang, well, sana mapanood ng mas maraming kids and mga tao. Congrats sa Ang Fraile. Mapapanood nyo sa YouTube at saan ng bang Globe Channel. Globe Studios. Globe Studios. Nasa Facebook din ba yan? Hindi pa ata nila in-upload doon. Pero doon nagpo-promote sila doon. Sa YouTube. Okay. Maraming YouTube. Salamat, RA. All right. Thank you rin. Ang saya na may makausap. Huli, kailan ba tayo huling nag-usap? Yung sa Superstar Night. Superstar Night. Yung shinoot natin. Birthday ni Angel. Nagpa-Angel's pizza kayo. Okay, ingat. Kumusta, right. Angel? See you soon. Ingat. Paalam. Right.